everyone, welcome to Matchy 21 Vlogs. By the way, my name is Mitch and for today's video guys, ay tuturuan ko kayo gumawa ng tarpaulin na ang team ay Safari Team. So guys, kung bago ka pa lang sa akin channel, gusto mo ng ganitong klase ng mga video, ay huwag mo makalimutan na i-like, subscribe, comment down below and click the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong video upload na ilalabas ko sa aking channel. So without further ado guys, let's begin our tutorial. So guys, need po natin ng mga preparations. So kailangan po natin yung mga picture natin ay wala na po talagang background at ganoon din po yung mga design. So open na po natin yung ating Photoshop para makapag-umpisa na po tayo. At i-click po natin dito yung sizes na gagawin natin. So yung ginawa ko lang po dito ay 4x5 feet na tarpaulin. So gayahin nyo na lang guys yung mga nakalagay dito sa aking details para po kung ganito po yung size po ng inyong tarpaulin ay ganito na rin po ang inyong ilagay. So ganito po yung itsura niya guys. Ganyan siya kalaki. Pero tinaasan ko po siya ng konting resolution. And then guys, sa background naman po natin ay papalitan po natin to ng kulay. So bali guys, yung kulay na napili ko dito ay doon ako dumiretso sa gradient selection. So, doon ako pumili ng kulay, doon ako nagtimpla ng kulay. Pwede nyo pong gayahin yan guys, kung ano po yung mga kulay niyo. So, pag nakatimpla kayo ng kulay na gusto nyo, i-click nyo lang po yung save para po naka-save na po sa inyong mga profile na Photoshop ninyo guys. So, ito na nga guys yung napili kong kulay. Medyo parang nag-green siya kasi nga Safari Team yung ating gagawin. Kaya kailangan po ay green po yung kanyang background. Nagagawan lang natin siya ng magandang design syempre. And then next naman ay lalagyan na po natin siya ng mga animals. So nakikita nyo guys, buo yung mga animals siya. Hindi siya pit dito sa ating tarpaulin. Ang gagawin lang natin dyan guys, ay buburahin po natin yung isa. Syempre guys, bago natin siya burahin, ay kailangan muna natin siyang kopyahin para yung isang side ay mailagay na po natin siya sa kabilang side. So makikita nyo po, ganito po yung gagawin natin. Iusog lang po natin siya. So nakita nyo, dalawa na po siya. So ang kailangan po natin ay tanggalin po muna natin yung isa. Ay, ilock po natin yung isa, sorry. And then, i-right click po natin, then rasterize. At burahin na po natin yung una po natin na piling buburahin. So kailangan malinis siya guys. I-hard nyo na po para matanggal talaga yung mga excess na mga picture na nakalagay pa dyan sa ating background. So, ganun din guys yung gagawin nyo sa kabila. So, ilalak nyo naman yung isa and then yung isa naman yung buburahin nyo. Para hindi po madama yung isa kapag nagbura po kayo. Kasi minsan, syempre hindi natin mapapansin na naklik natin yung isang layer, so mabuburan natin yung kabila. So mag-undo na naman tayo para bumalik siya sa dati. So be safe na lang guys, i-lock na lang po natin para safe po yung mga picture. So ganito na po yung kanyang itsura. So ganito na yung itsura niya guys at pwede na natin siyang lagyan ng picture ng ating celebrant. So mag-a-add tayo ng picture dito. Idadrag na lang natin yung picture dito na nakasave na sa ating mga folder. So, kailangan lang guys, yung mga gagamitin ninyo, ayun, lagi ko sinasabi na ilagay nyo na po sa isang folder para hindi na po kayo halap ng halap ng mga design at mga picture na pwede nyo ilagay sa inyong tarpaulin o kaya sa inyong mga invitation na gagawin dito sa Photoshop. So, ito na nga guys, yung picture ng ating celebrant. Tingnan nyo po, ready na po siya kasi yung kanyang damit ay akmang-akma dun sa ating team na tarpaulin na naka-Safari Team na po siya. So, ganyan na po yung itsura niya. And then, lalakihan lang po natin to ng konti. Itong picture niya para medyo siya po yung kitang-kita sa ating tarpaulin. Be safe lang guys sa pagpapa-stretch ng picture. So, i-click nyo lang po dyan yung shift para ma-hold po yung pagpapalaki ng picture na mag-stretch po siya. Para ganun pa rin yung picture niya, ganun pa rin yung kanyang itsura pag nilakihan nyo siya. And then, lalagyan natin siya ng konting drop shadow guys. So, i-right click lang natin yung picture para magbuka siyang nakaangat doon sa ating tarpaulin. So, ganun lang yung mga design na napili ko guys. I-adjust lang po natin siya ng konti. At makikita nyo po na medyo nakaangat-angat na po yung picture dito sa ating tarpaulin na ginagawa sa Photoshop.
So guys, pag okay na po at nalagyan nyo na ng drop shadow, ay i-click nyo po yung okay. And then next naman, lalagyan na po natin siya ng panibagong design at ito na po yung kanyang age. So 1 year old na po siya at gold po yung napili kong kulay para bumagay po dito sa ating team. So pwede naman guys na ibang kulay yung gawin nyo. Pwede nyo rin pong palitan ng kulay itong gold na yan. I-click nyo lang po dyan yung blending dun sa kanyang feature at pwede nyo po siyang i-overlay ng ibang kulay. Depende po sa gusto po ninyo. So, ito nakaset na gold. So, ito na po yung aking napili. So, konting adjust-adjust lang natin guys kasi medyo po natatamaan si baby dito sa ating number 1. So, ganyan po yung magiging style niya guys. At be patient lang po sa pagdi-design. Kailangan po talaga pag nagdi-design tayo guys ng mga invitation, tarpaulin o kung ano pa man ay kailangan lang po talaga natin na matinding pasensya dahil minsan hindi sumasang-ayon po yung mga design na nagugustuhan natin dun sa gusto nating kalabasan. So yun lang, papayo ko sa inyo, kailangan lang po natin na konting pasensya pero pag natapos naman to guys ay magiging maganda naman po yung inyong resulta ng paggawa ninyo ng invitation dito sa Photoshop o kung saan pa man kayo gumagawa ng Photoshop. Pwede nyo pong gayahin to guys para kung gumagawa man kayo sa ibang mga apps ay pwede nyo pong maging idea po yung ganitong klase ng design kung sakali pong sapari po yung inyong mga team. So next naman guys, ilalagay na po natin siya ng text. So eto na nga po yung kanyang pangalan. Ilalagay na po natin siya dito sa ating tarpaulin. And guys, yung napili ko nga po palang font dito ay yung weak mouth kasi bagay po siya dito sa ginagawa kong tarpaulin. Medyo malapad tsaka medyo mga bulky po yung mga letters na nakalagay doon sa kanyang pinaka font lalo na kapag nilakihan siya guys. And guys, kapag hindi kayo satisfied dun sa laki ng inyong mga font, ay ayusin nyo lang po siya ng konti para bumagay siya doon sa pinaka tarpaulin na gagawin po ninyo. So, ayan, ganyan siya kalaki guys. Nakikita nyo medyo lagpas siya. So, kailangan po natin siyang i-curve ng konti. Hindi naman siya sobrang lagpas, medyo malaki na po at nakakain niya na po yung space. So, kailangan po natin siya lagyan ng konting design o konting arc para medyo gumanda-ganda po yung letra na pangalan ng ating celebrant. So, hindi na po siya masyadong obvious na medyo sobrang laki hanggang dun sa dulo. So, dahil meron na po siyang design na pa-curve. And now naman guys, ito sa letter ay papalitan po natin siya ng kulay gamit po itong blending. Hanapin nyo lang po dito yung gradient overlay. Then, dito sa gradient, marami po kayong pagpipilian dito na kulay. Or yung pinili nyo pong kulay, pwede nyo pong palitan po yun. Yung mga box po dyan na mga maliliit, pwede nyo po yung i-click. Then, humala po kayo ng color na babagay doon sa inyong mga ginagawang invitation or mga tarpaulin. Dito din guys sa blending, dito po ako nagdi-design ng mga yung kanyang letter na pwede ko siyang iangat konti. Dito lang po ako nag-twist-twist guys ng mga design dito sa letter. Kaya wala na po akong ibang ginagawa kundi eto lang mga simpleng artwork na ginagawa ko guys na pwede nyo pong gayahin once na gumawa po kayo ng mga design dito sa Photoshop. So disclaimer lang guys, hindi po ako professional sa pag-edit sa Photoshop. At tinuturo ko lang po sa inyo yung mga nalalaman ko at mga natututunan ko sa paggawa ng invitation or tarpaulin dito sa Photoshop guys. Next naman guys ay lalagyan na po natin siya ng turning. So dapat po ay turning 1. So eto naman guys, itong letter na to ay ilalagay lang natin siya sa pinakaibabaw ng number 1. Doon lang po natin siya i-design pero liliitan natin siya guys. Syempre dapat mas kitang-kita pa rin yung kanyang pangalan. So ganito lang yung design na ginawa ko guys. Napaka-simple lang ng turning na nilagayan ko lang ng konting stroke na white para kita pa rin siya kahit na maliit po siya. And next naman ay lalagyan na po natin siya ng background design. So naglagay lang po ako dito ng kahoy. Parang ito po yung mga nilalagyan po ng mga sign. Once po na nilagay po sa mga lupa kapag ka po dumaan. Parang ganun po yung design na ito. So makikita nyo lang to guys sa mga
Google, search lang po yung mga design na po pwede nyong gawin doon at pwede nyong ilagay sa inyong mga tarpaulin. So, ang ginawa ko naman dito guys, ay dito naman ay nilagyan ko siya ng text. Kinopya ko lang po yung turning. Same font lang din sila at saka same po ng style. At dito naman, nilagay ko naman po dito yung date na kanyang kaarawan. And same lang din guys, nilagyan ko lang din ng text dito sa baba. So, nilagyan ko lang siya ng this way. Yun lang yung nilagyan kong design. At next naman, ay lalagyan na po natin siya ng konting design sa likod dahil medyo plain nga po yung kanyang background. So, kailangan po natin na lagyan ng konting design yung likod para maging maganda yung kakalabasan na parang nasa forest po siya. So, nilagyan ko po siya ng puno-puno dyan guys. Nakikita nyo naman na nasa harapan pa siya. Ilalagay lang po natin siya sa ilalim. So, idadrag po natin yung picture pa ilalim. At yun nga, kukopyahin lang din natin yung picture na yon. Yun lang din yung ilalagay natin guys. At ilalagay lang din natin siya sa gilid at konting usog-usog. At meron na po tayong puno sa likod ng ating bakaw. So, ganito po yung itsura niya guys. So, next na ginawa ko guys ay nilagyan ko ng konting brightness yung baby picture natin. Kasi medyo madilim nga po yung kanyang picture. So, nilagyan ko lang naman siya ng konting glow na brightness para medyo maliwanag po yung kanyang picture. And guys, si final look lang po natin bago po natin siya i-save as a JPEG para po maganda po yung kalabasan ng ating picture. So yun nga po, click lang po natin yung file then save as a JPEG at lagyan natin ang pangalan at click po natin yung OK. At automatic po, masisave na po ito sa inyong mga file dito sa inyong mga desktop. So guys, ito na po yung ating final layout na ginawa natin sa Photoshop. So that's it for today guys and I hope may natutunan naman kayo sa ating tutorial for today. So guys, kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag mo naman kalimutan na i-like, subscribe, comment down below and click the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong video upload na ilalabas ko sa akin channel. So see you guys and bye!